source. Ibig sabihin, parang kinukuha mo rin yung gold mo na wala ka na mga obligasyon or wala kang ibabalik para sa kanila. So tingin nyo, obligado ba ang CWM na mabigyan kayo ng gamot? Sa amin, hindi. Kasi kailangan din kumilos ng network para dun sa gamot. Dahil hindi naman lahat ng pangangailangan natin ay ang CWM ang mag-provide. May problema ba kayo sa leader nyo? Sa amin, wala. Kung kausap nyo ang DOH Secretary, si Pinoy ba? Si Pinoy, ano ang sasabihin nyo? Tugan ka dyan, sir! Sasabihin po namin... Ang CWF kasi hindi naman siya yung foundation na tutulog-tulog. Kumbaga marami naman po siyang natulog sa mga cancer patients. Yun lang po. Para po sa group 3, ayaw po namin umalis sa CWF kahit wala na pong gamot. Dahil para po sa amin, naging kapamilya na po namin ito at malaki po ang aming naging benefits dito. May karamay po kami. Para po sa amin, ang CWF ay isang katulong. Hindi po siya din isang source. Dapat kami po gagawa ng paraan. Hindi po obligasyon ng CWF na mapigyan kami ng gamot. Huwag po tayo haasa. Group 3 po, hindi po naasa. Lagi sa CWF. Nagawa po kami ng paraan para magkaroon ng gamot ng amin kayo. Wala po problema sa leader sa amin sa Batangas. Dahil sa Batangas po, kami po'y masaya doon para po talaga kami isang pamilya na. Kapuso naman. Ay, kapamilya po, kapuso. Kung makakausap po namin si DOH Secretary at si Pinoy, sasabihin po namin ipagpatuloy nila ang kanilang walisawang pagsuporta sa mga batang may cancer. Bakit ayaw umalis sa CWF kahit wala na may bibigay ng gamot? Nabuo na tayo bilang isang pamilya dahil lahat nagtutulungan dito. Isang mga pinagdadaanan natin, mga nararamdaman natin bilang magulang o kamag-anak ng ating mga pasyente, isang layon natin na mapagaling ang ating mga anak. Walang iyakan eh. Wala may video dito. Wala naman si Direk lamasan dito. Naiyak, sir. Sir! Video to! Kaya mo yan! Ang CWF ay kaagapay natin sa lahat ng bagay. Oh, sandali lang, sir! Cut!